Hello guys, salamat sa mga paisa-isang nagsusubscribe sa ating channel. Kahit papano, medyo dumadami-dami na tayo. Itong ngayong araw, ang pag-usapan natin ay tungkol sa hindi artista, kundi in general para sa ating lahat. Dahil nga ito sa pandemic na natin ngayon na raranasan ng buong mundo. Okay. Itong pandemic na ito, marami itong itinuro sa atin eh. Ang mga tao na didisiplina, ang mga tao merong nagbago, merong lumala. Ang mga tao natuto, nakapag-isip, na siguro naman may ganito palang mangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Magtitipid na tayo, di ba? Mag-ipon. Ang sinasahod natin, alam naman natin ang sinasahod natin ay tayo ay mga isang kahig, isang tupa lang. Pero kailangan din naman natin mag-ipon para sa sarili natin. Di ba? At speaking of ipon, okay, usapan lang itong atin ha, speaking of ipon, walang masama. Maganda yun, nag-iipon tayo. Maganda talaga yung nag-iipon tayo kasi para nga kung sakasakaling may sakunang dumating na katulad nito. Pero mas maganda mag-ipon na ang iniipon, mas maganda rin na wala kang ipon din kung hindi mo kaya. Dahil yung nakakaraos ka lang, kisa naman may ipon ka na kinurakot mo lang naman sa kaban ng bayan. Wala akong pinapatamaan dito ha, politiko or ano. Ibig kong sabihin, tayo kasi mahihirap lang, tinutulungan tayo ng gobyerno. Ang hindi ko lang kasi maintindihan, tayong mahihirap eh. Kadalasan kasi, lahat na lang ng kilos isisi natin sa gobyerno, isisi natin kay Duterte. Ay, ginoo ko. Pag wala na tayong makain, kasalanan ng gobyerno sa maling pamamalakad. Noon pa man, kahit sino man ang umupo, maging presidente, maging bisipre, babatikusin. Bakit? Binigyan na kayo ng ayuda. Ito, speaking of ayuda, hindi to tayong mga nasa Pakistan, ignorin nyo to ha, kasi hindi naman to sa inyo, sa atin, para sa atin. Para to dyan sa mga tao sa Pilipinas. Or para na rin, sige, lahatin na natin, para na lang din sa kabuuan. Okay, buong mundo na. Wala naman may gusto ng pandemic na ito. Okay? Wala naman may gusto ng virus na ito. Wala naman may gusto na lahat na halos kadalasan sa atin ay mawawala ng trabaho. At wala ding may gusto na mamamatay sila dahil sa virus na ito. Okay? Ang sa akin lang, bakit nyo isisisi sa Pangulo, sa gobyerno, kung wala kayong ipon? Bakit nyo isisi sa Pangulo at sa gobyerno kung bibigyan lang kayo ng sardinas at bigas? Bakit? Ang tanong ko, inutusan po ba kayo ng Pangulo na mag-anak ng mag-anak ng mag-anak? Di ba hindi? Sinabi ba ng gobyerno, sige, maglimlim kayo, mangitlog kayo ng mangitlog. Ano't ano man ang mangyari, ako bahala sa inyo, bigyan ko kayo ng pagkain. Hindi! Buntot natin, hila natin. Okay? Kung alam mo na hirap ka sa buhay, alam natin na hirap tayo sa buhay, bakit tayo magpabrika ng anak? Okay? Tapos at bakit natin isisi sa Pangulo? Natural na isasaran niya ang trabaho, natural na gawa siya ng paraan para hindi lumaganap ang virus, para hindi ma-infect lahat ng tao.
Natural na ayaw niyang magaya sa Amerika. Natural na ayaw nating magaya tayo sa Italy. 'Di ba? Pero bakit hindi kayo makaintindi? Bibigyan kayo ng sardinas, aangal pa kayo. Magdildil kayo ng asin, ginusto niya ang parami ng anak eh. Paprika kayo ng pabrika ng anak, tapos hindi naman pala mag-aangal kayo. O sige, ako, ay Diyos ko, mahirap magsalita talaga, pero nakakaano kayo eh. Ayan na nga, binibigyan na nga kayo ng ayuda eh, hatid pa sa bahay niyo. Kaya pa magre-reklamo, may papost-post pa kaya sa Facebook na hindi kayang kainin ng anak niyo ang sardinas. Padala niyo yan dito sa Pakistan, pagkaguluhan niyo ng mga Pilipino dito. Kami nga dito sa Pakistan, oh. Ang daming no work, no pay dito. Hindi nga kami pansin ng gobyerno dito, eh. Hindi nga kami umaangal, eh. Ah. Tanong niyo sa mga OFW dito sa Pakistan, kung meron bang isa ditong nakakuha ng ayuda galing sa gobyerno, wala. Lockdown din dito. Diyos ko. Sinabi ba ni President Duterte na okay, dahil mahirap kayo, maglimlim kayo at mangitlog ng mangitlog, magpabrika kayo ng anak dyan. Hindi, di ba? Tapos sisi kayo ng sisi sa Pangulo, bakit hindi kayo gumawa ng paraan para sa buhay? Dahil lockdown. O di ngayon, kung bibigyan kayo ng 5 kilong bigas, pagkasyahin nyo, kami nga nang kumakain lang kami ng lugaw eh. Ito yung tinatawag na survival. Survival to eh. Kailangan nating makasurvive. Hindi natin kailangan ng pasutyal. Kayo pa maangal magreklamo? Kayo na nga binibigyan ng gobyerno? Diyan, nung gumawa kayo ng anak ba dyan, tahimik naman kayo. Hindi nyo naman sinigaw yung pangalan ni Duterte para, oh Duterte, nakabuo na kami. Hindi naman na. Ito naman, para naman dyan sa mga opisyalis din ng gobyerno dyan, ng mga barangay din, na nire-reklamo. Minsan din, kung anong meron dyan pundo, ibigay nyo. Hindi yung ilimlim nyo lang dyan sa barangay hall, iriripak nyo pa. Iriripak nyo pa sa barangay hall, ililimlim nyo pa dyan. Sinong kakain yan kung magunaw ang mundo bukas? Sa tingin nyo, makakain nyo pa yan. Pag na-virus kayo, bukas, pag kinuha, binawian kayo ng buhay, makakain nyo pa yan dyan. Pag may taong gutom, pakainin nyo. Kung mayroon din lang naman pampakain. Kung wala, edi wala. Sabay-sabay tayong kumain. Pagdating ng araw na taggutom at wala na tayong makain, di sabay-sabay tayong magugutom. Ganon. May pa ano pa kayong alam? May pa savings-savings pa kayong alam? Hindi naman sa inyo pera. Ano yun? Lumalabas lang magiging makasarili nyo. Diyos ko patawarin. Ako, nagsasabi lang ako ha, pero hindi ko nila lahat. Hindi ko naman nila lahat. Kasi hindi naman ng lahat ng mahihirap nagre-reklamo. Diba? Mga magulang ko, mahirap lang kami. Mga magulang ko nga doon eh. Wala nga silang natanggap na ayuda eh. Wala, may senior citizen sila eh. Wala nga silang natanggap eh. Pero hindi sila, may Facebook din ng tatay ko. Pero hindi sila nagpo-post-post doon sa ano. Ang ginawa ko, nangutang ako. Pinadeliver ko sa kanila. Kasi wala din akong pera eh. Kung may mautangan, utang. Ang importante, babayaran nyo. Hindi yung puro kayo sisi sa gobyerno, puro kayo sisi sa gobyerno. Bakit kaya ba nung dipahan ng presidente yung buong Pilipinas, nag-iisa matanda pa? Kayo, huwag kayong masyadong pasaway. Kayo naman ang mga binibigyan ng ayuda ng sardinas dyan. Kung ayaw nyong kainin, di huwag nyong kainin. Magdildil kayo ng asin, sabawan nyo ng kape. Mag-ano kayo? Kumain kayo ng kanin. Buhusan nyo ng tubig, lagyan nyo ng asin. Solve na yan. Masarap pa yan. Kaya puro kayo reklamo, puro kayo reklamo. Meron na bang namatay sa gutom sa Pilipinas? Di ba wala pa naman? Maraming namatay sa virus, pero wala pang namatay sa gutom. Yan yung matatanong ko. Kayo maayos-ayos kayo ah. Huwag na kayo magpabrika ng anak. Mga anak kayo, isa, dalawa, tatlo, tama na yan. Akin nga, dalawa lang eh. Kasi alam ko, dadagdagan ko pa yung dalawang yan. Di madadagdagan na yung squatters. Ang mga tao sa squatter area, nagsisiksikan na nga kami sa squatters area. Tapos anak pa ako. Eh di, wag na. Sisikip na yung mga tao dyan. Squatter na nga yung bahay namin, liit-liit. Tapos mag-aanak pa ako.
Paano na kami magkasya tapos wala pa kaming makain? Yan dapat ang isipin nyo. Alam nyo, hindi nyo na kaya eh. Hindi nyo, kung kaya nyo lang pakainin, yun lang. Di bali na yung pagpapaaral kung ayaw nyo pag-aralin yung anak nyo. Kung kaya nyo magpakain ng anak na dalawa, anak, mag-anak kayo. Kung kaya nyo pakainin yung tatlong anak, mag-anak kayo ng tatlo. Pero pagdating ng araw na nagkagipitan ng ganito, huwag nyo isisi sa gobyerno. Diyos ko. Puro kay sisi. Tapos nung gumawa naman kayo ng gumawa, nagpabrika kayo ng pabrika ng nagpabrika ng anak, hindi nyo naman tinawag si Duterte. Kayo-kayo lang na napakasarap eh. Ay nako. Yun lang.